No. Yeah. Oh. Yes. Anong uwi? Ito po yung naririnig niyong maingay. Ito po. Waswas, yan po po. Ha? Waswas. Sobrang shaky ba? Tolerable ba yung shakiness niya? Sana tolerable, pero intro lang naman to eh. Ulitin ko lang po ha, hindi po tayo sponsored ng Memory PH. Ilagay ko lang yon kasi wala lang. Practice lang, practice. Akala ko ba motovlogging channel to? Ba't ba nasa kotse ka? Hindi, hindi ba tayo sa motor? Sync. Dali lang, hindi ako makapag-intro kasi merong nagda-drive-thru dun sa takeout. Pero gamit natin ngayon is yung Telesin battery, which is i-review natin. At gamit natin itong pinahiram nilang bike, which is CB1000RR. Sabi niya 1000RR base dun sa sticker, so hindi ko naman alam kung legit bang 1000RR. Pero mukha namang legit eh, kasi sobrang torquey niya, sobrang malakas naman siya. Dito pa lang ako sa City Mall at subukan natin. Nakapag-exit na tayo at gamit ko na nga pala ulit yung Telesin battery. Dito na lang ako magsalita. Gamit ko na pala is yung Telesin battery. Ito dry run natin siya, tapos magiging lang siyang unboxing plus review. Tapos samahan niyo ako, pick upin natin yung clip-ons na in-order natin. So sakto kahapon kasi, or kahapon ng kahapon. Kahapon yata ng kahapon, which is Tuesday? Kahapon? Thursday? Wednesday! Sorry. Kahapon kasi ng kahapon, which is yun nga, Wednesday. Nag-chat na kasi yung dun sa Honda Santo Domingo. At ready for pickup na daw yung clip-ons natin, yung dalawang clutch cable. Kaya ako nakabag ngayon eh. Kaso, ang problema is yung bolts. Yung dalawang bolts is wala pa raw. Yung dalawang bolts, ang sabi ko na lang is kaysa i-refund nila yung binayad natin na sa tingin ko 125 yata each, kundi ako nagkakamali, para dun sa bolts, hintayin na lang namin na pag merong umorder or pag merong dumating, dun ko na lang ulit kuhaanin yung bolts. Pero for now, makakabili naman kasi ako ng bolts dun sa amin eh. Pang lock lang naman dun sa clip-ons eh, which is parang ganito siya. At mamaya gagamitin ko yung battery na parang gamit ko mismo dun sa original na GoPro battery. Ang problema kasi naglobo na siya yung battery ko. Tapos so naglobo, diba? Ayan, battery. Tapos yung merong hilaan na tali is naalis na siya eh. Naalis na yung mismong cover niyang ganun. So ito yung battery, meron siyang cover,
meron siyang tali. Ayan. Ito, natatanggal na to. So, sobrang delikado na. Pag naglobo pa yun sa loob ng GoPro is, hindi na natin mahihila yun eh. Mahirapan na tayong magtanggal. At baka ma-stuck siya dun forever. Mukha ko tanga nagsasalita dito, sorry. Additional pa pala, pala kong ibahin yung vlogging style natin para mahiwalay naman tayo dun sa mga usual na motovloggers na nakikita nyo, no? Meron akong plano pero hindi ko alam kung paano ko sa idadagdag ba. Well, actually, nakita nyo na dun sa intro. Gusto ko siyang haluan ng parang lifestyle vlog ba. Tapos gawin natin konting cinematic. Ganda pala ng ganito na meron akong kausap at least, oh. Hindi ako mukhang tanga nagsasalita mag-isa. At ayun, no. Kaya ako naisip yung haluan sa ng cinematography na lifestyle vlog. Kasi parang di nakakasawa. At pag may araw na hindi ako nagbablog or hindi ako nagmumotor, meron man lang akong ma-share sa inyo or ma-upload. Pero kasi bukod sa naglalaro lang ako sa computer, no, ano pa bang ginagawa ko na pwede nating i-record? Parang wala naman eh. Parang wala naman akong ibang... Parang wala naman akong ginagawang iba bukod dun sa yun nga. Pagka-computer, kundi ako nagka-computer, naglalaro, nag-i-edit ako. Yun lang naman yun eh. Dalawa lang naman yung ginagawa ko sa computer eh. Either naglalaro or nag-i-edit, no, kaya nanonood ng YouTube. Kaya ako nakita yung cinematography eh, or yung mga cinematic na lifestyle vlogs. At sobrang natuwa ako kasi may color grading siya, meron siyang magaganda yung framing ng shots. Problema ko lang is, paano may ko-color grade yung ganito? Ganyan? O mag-stick na lang tayo sa dun sa usual na nakikita nyo sa GoPro. Hindi ko alam eh. Kaya mamaya natin problemahin yan. Ay, napaka-init. Buti abot ko siya, oh. Ayan, oh. At hindi siya ganun kabigat. Pero kung CB siguro to, dahil alam ko yung power niya, alam ko yung breaking point niya, napabilis sana ng konti yung biyahe natin. Pero dahil first time kong mag super sport na bukod dun sa R1, yung R1 kasi ilang beses ko lang ginamit eh, diba? So hindi talaga nasanay. Masyado malakas eh. Ito, masyado malakas din naman, pero sinasanay ko lang at pinipigilan ko lang talaga yung pinipigilan ko lang talaga yun sa throttle. Aroy! Na-traffic pa tayo sa stoplight, no? Natatakot lang akong isingit-singit kasi baka ma-out of balance ako. Pero hindi, kaya ko to. Ako pa. Ayun, no? Singit ko dun. Ito po, diba? Konting kadyot na lamang. Hindi ko alam kung gaano katagal tong video na to, ah. Gusto ko lang talaga lumabas, kaya ngayon na natin sa pinikap. So sa kagustuhan kong lumabas at gusto kong mag-vlog. Tagal ko na kasi hindi nag-upload eh. At meron na akong intro 3 days ago yata. Alam ko kasi 3 days ago ko sinut yung unboxing na yun. Tapos wala, hindi ako makalabas eh. Wala akong walang puntahan eh. Pero ito, which is sakto, mapick up natin yung clip-ons. At least may content tayo for today. Sakto pong naisabay natin yung pagkuha ng clip-ons at pag-review nitong battery. Kung mas sulit ba to kumpara dun sa GoPro na original. May kamahalan kasi eh. Unlike ito na nasa 950? Joke! 850? Joke! 950 talaga. 950 times 2, 1819. Oo, 950. 950 times 2, 19. Na 19 lang ako eh. Yung GoPro battery, 18. Isang piraso pa lang eh. Tignan natin kung gaano siya katagal at yung percent ng battery niya is kung mas accurate ba. Malalaman natin yan mamaya.
napakasarap ng torque niya, no? Hindi naman siya nakakabigla, pero mabibigla ka pa rin kahit hindi siya nakakabigla. Gets niyo ba? Kasi sa konting throttle lang, agad siyang umaalis eh. Napakagigil niya dun sa throttle mo. Maliit na throttle lang eh. Ay, pogi ah. Ay, oh, pagod ako. Pagod na pagod. So hindi na tayo nakapag-video sa loob kasi pagpasok ko naka-ready na pala yung mga gamit. Kaya hindi na ako masyado nagtagal. Kasya ba ako dito? Kasya tayo dyan? Kasya ba ako dito? Kasya ulit tayo dyan? Hindi ko alam kung kasya ako dyan. Huwag na nating ipilit. Anyway, so pauwi na tayo. Pero bago tayo uwi, dadaan tayo ng Ducati Clark. Kasi andun yung kaibigan nating naka-scrambler. Ito na yung traffic na nakita ko kanina. Nagpalit pala ako ng baterya. Bali, dalawa nga kasi yung binili kong baterya, di ba? So, ito na yung pangalawa. Yung kanina, factory charge pa siya from 74%. Nakarami na ako ng record. May mahaba, pero hindi naman makikita kung gaano kahaba kasi nga ikakat-cut ko yan eh. Pero, not bad. From 74%, nasa 25 pa siya. Gusto ko lang silang i-check pareho kung okay ba yung recording hours nila. Baka ito kasing isa is mas mabilis palang ma-low bat. Kasi nagkaroon ako ng experience sa telescene. Yung kulay yellow? Yellow-green? Basta kulay yellow siya or yellow-green or your green. From 100%, isang record pa lang, kahit 2 minutes lang yata siya, mga ganong kaikling record, nasa 2% agad yung percentage niya. So hindi accurate. Eh ayoko naman kasing magpapalit-palit ng baterya every now and then. Eh hindi naman kasi ako mapagpalit ng baterya eh. Hindi rin talaga ako mapag-check tuwing stopover namin. At syempre dun kayo kumuha sa memory pH. Kasi sigurado naman na legit yung mga binibenta nila or mga original. Kasi kung bibili ka ng peking baterya, baka masira lang lalo yung quality ng vlog mo. Hindi mo ma-record ng tama kasi nga kulang na pala yung battery health mo, ganun. Primera, segunda. So ito na po, no? U-turn lang tayo dito at nasa Ducati Clark na tayo. Saan kaya ako paparaad? Hindi ko alam kung dun mismo o dito eh. Pero dun na lang kasi ito yung tropa natin eh. Kaso nakakaya. So dito na lang. Kanina ko lang pala chinek. Wala palang ABS to, front and rear. Yan o, aray ko. Wala siyang sensor ng ABS, pati yung harap niya. Wala rin sensor. Hello, tatambay muna tayo dito, tas tamang babe. Mas maganda kaysa dun sa R1, no? Na itsura. Oo. Mas gusto ko rin to kaysa dun sa R1. Pero ito gusto ko kulay nito. 300 pa lang.
So yun, kwentuhan lang kami, catch up lang kami kasi wala lang, na-miss lang namin yung isa't isa. At pauwi na sila, sasabay na ako, babalikan na lang daw nila yun. Ako sasabay lang. Dito ko na po tatapusin ang vlog kasi inabutan pa ako ng stoplight. At marami pong salamat sa panunood at hanggang sa muli. Paalam. Wala tayong hataw today ah. Parang di ako mataw masyado.